Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Carl. Isa ako sa mga masugid mong tagapakinig at talagang naaaliw ako sa pakikinig sa bawat kwento sa iyong channel. Kaya naman, nahikayat na rin akong magbahagi ng aking karanasan na may kababalaghan na nangyari noong bago pa lang akong nakapag-asawa. Ako po si Bernie, ipinanganak sa Bais, Negros Occidental. Pero napadpad dito sa Quezon City noong nasa 15 anyos pa lamang ako. Dito na rin ako sa lugar na ito, nagkaroon ng sariling pamilya at tuluyang namuhay. Sa kagustuhan ko na makatulong sa aking pamilya dahil na rin sa kahirapan ng aming buhay sa probinsya, kaya sumama ako sa kakilala ko sa lugar namin na nagpapapasok daw ng trabaho sa Maynila. Pagdating naman ng Maynila ay dinala naman ako sa Quezon City at doon nagkaroon ng trabaho bilang isang hardinero sa isang maykayang pamilya. Doon ko na rin nakilala ang aking napangasawa na si Tina. Si Tina ay isa rin sa mga kasambahay ng pamilyang pinagsisilbihan ko. Taong 1985, pareho kaming 19 anyos noon ng aking nobya nang malaman kong nagdadalang tao na siya. Kaya naman, nagpasya kaming pareho na magpaalam na sa aming amo para makapagsimula kami ng bagong buhay. Gamit ang kaunting naipong pera, ay nakahanap kami ng mauupahang bahay dito sa Novaliches. Sinuwerte rin naman ako na makahanap agad ng bagong trabaho. Bagamat may kaliitan ang sweldo, ay naipangtutustos na rin namin sa aming pangangailangan. Likas na sa akin ang pagiging palakaibigan at magaling makitungo sa kapwa. Kaya naman, nagkaroon na rin ako ng bagong kaibigan sa nilipatan naming lugar ng aking asawa. Katunayan nga ay hindi na ako nahihirapan na humanap ng sideline sa tuwing araw na wala akong pasok sa trabaho dahil marami ang nagre-rekomenda sa akin. Kaya kahit papaano ay nakaipon ako para sa panganganak ng aking asawa. Ilan sa mga nakapalagayan ko ng loob sa lugar namin ay sina Tong, Lilith at Mar. Mga kaidaran ko lang din sila at katulad ko, maaga rin silang pumasok sa pagpapamilya. Isa rin yata ito sa dahilan kung bakit naging magkakasundo kaming apat. Ika nga, birds with the same feathers daw kami. Ang tatlo ring ito ang naging ninong sa binyag ng aking panganay. Magkakasama si Namar, Lilith at Tong sa pinapasukang trabaho. Habang tumatagal, ay paganda ng paganda ang samahan naming apat na magkakaibigan. Maging ang mga asa-asawa nga rin namin ay magkakasundo na rin. Hanggang sa magkaroon ng hiring sa construction na pinapasukan ng tatlo kong kaibigan at gaya nga ng ipinangako nila sa akin ay tutulungan nila akong makapasok doon. Simula noon, lagi na kaming magkakasamang apat, may pasok man o wala sa trabaho. Hindi ko na rin kailangan pang sumaydlay ng trabaho sa iba kapag day off dahil kahit papaano ay nakakasapat na ang aking sinisweldo sa pang-araw-araw naming pangangailangan ng aking pamilya. Kung minsan pa nga, ay nakakapagpadala pa ako sa mga magulang ko sa probinsya. Sa tuwing araw na walang pasok, ay nag-iinom kaming magkakaibigan. Kung kaninong bahay ang nakatoka, naming puntahan ay doon kami. Hindi naman magkakalayo ang aming mga bahay dahil magkakapit-bahay lang din kaming apat. May isang pagkakataon noon, kaarawan ng kaibigan namin na si Mar, kaya't napasarap ang inuman. Bukod sa aming apat,
ay may iba pang mga bisita ang kasama namin sa inuman. Ang iba roon ay mga kasamahan namin sa trabaho at ang iba naman ay mga kapitbahay lang din. Lumalim na ang gabi, kaya nabawasan na ang mga bisita. Kami at ang ibang natirang bisita na kasama namin ay nagpasyang ubusin na lamang ang natitirang alak sa mesa at pagkatapos ay uwian na. Nangangalahati na sana ang isang bote ng alak na tinatagay namin nang maisipang mag-aya ng isang kainuman namin na si Rafael na uminom sa labas. Noong una ay ayaw sana naming sumama ni Nalilit at Tong. Pero hindi tumitigil sa pangungulit si Mar na sumama daw kami. Nag-aalala pa nga ako noon na baka hanapin na ako ng aking asawa dahil malalim na rin ang gabi. Pero dahil sa pamimilit ni Mar, kaya napapayag na rin ako. Aniya, minsan lang naman daw namin iyong gagawin. Isa pa, kaarawan naman daw niya, kaya lubos-lubosin na namin ang kasiyahan. Ilang sandali nga lang ay nasa harap na kami ng isang beer house. Sa labas pa lang noon ay nilapitan na kami ng isang sexing babae at inaya na pumasok sa loob. Sa totoo lang Sir Carl, sa tanang buhay ko ay noon pa lang ako nakapasok sa isang beer house. Nangingimi pa nga akong pumasok at nag-aalala rin na baka malaman ni Tina na pumasok ako sa ganoon. Mabilis kaming nakahanap ng mesa na mapupwestuhan. Nagsimula na nga kaming umorder at uminom. May isang babaeng lumapit sa amin na hindi naman gaanong kaidaran at nagtanong kung gusto daw ba namin na mag-table ng mga babae. Hindi tumanggi si Mar at nagsipang sang-ayunan din naman ang iba pa naming mga kasama. Pero kami ni Natong at Lilit ay tumanggi. Nagpumilit si Mar na mag-table na rin kami at siya raw ang bahala. Hanggang sa nakumbinsi na rin ang dalawa na mag-table ng babae. Pero hindi talaga nila ako napilit. Hindi ko naman kasi ugali ang mga babae at wala rin iyon sa aking bokabularyo. Hindi pa man kami nagtatagal doon ay naging makulit na ang mga kasama ko. Palibhasa, mga lasing na rin, kaya parang hindi na alam ang ginagawa ng mga ito. Lalo na si Mar na naging napakakulit na sa babaeng ka-table niya. Naging malikot na rin ang kamay nito at pilit pang hinahalikan at niyayakap ang babae. Dahilan para magalit iyon. Sa halip na sawayin ng mga kasama ko, ay nagsipagtawanan pa ang mga iyon. Dahil nasa matinong pag-iisip pa ako, ay kung ilang ulit ko silang sinaway at pinagsabihan na wag namang ganun. Subalit ang katwiran nila ay katuwaan lang naman. Dahil sa hindi ko sila mapigilan sa maling ginagawa, ay nagpasya na lang akong umuwi at iwanan na lang sila. Naisip kong mahirap nang madamay. Kinabukasan, solo akong pumasok sa trabaho dahil si Namar, Lilit at Tong ay hindi nagawang gumising ng maaga dahil may hangover daw. Noong pag-uwi ko mula sa trabaho, ay tinanong ako ng asawa kong si Tina kung kasama raw ba ako ng mga kaibigan ko na nag-beer house noong nakaraang gabi. Ang sabi ko naman ay oo, kasama ako, pero nauna na akong umuwi. Noon ko nalaman na napaaway pala sa loob ng beer house ang mga kasama ko dahil sa labis na kalasingan daw ng mga ito. Sabi pa ni Tina, kung hindi pa raw ako sana umuwi, ay baka nadamay pa raw ako at umuwi ring bugbog sarado dahil pinagtulungan ng mga bouncer doon. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin nakakapasok sa trabaho ang tatlo kong kaibigan. Ayon sa kanilang mga asawa, ay masama raw ang pakiramdam ng mga iyon.
Hindi ko rin naman magawang silipin dahil sa pagod na rin ako kapag dumarating sa bahay mula sa trabaho. Dahil nga kulang kami sa tao gawa ng hindi pagpasok ng tatlo, ay halos dumoble ang trabaho namin. Hanggang sa isang araw, nakarating sa akin ang balitang magkakasunod na dinala sa ospital ang tatlo. Lumala raw kasi ang pamamaga ng katawan nila at nahihirapan daw na huminga. Sa iisang ospital lang naman sila dinala, kaya agad ko rin dinalaw. Nalaman kong iisa ang findings ng doktor sa kanila. Iyon ay ang pagkakaroon ng allergy sa alak. Natawa naman ako sa loob-loob ko dahil paano sila nagkaroon ng allergy sa alak ang tagal-tagal na naming nagiinom ng halos kada linggo o kada day off. Makalipas ang 24 oras ay nakalabas na rin sila ng ospital. Ang buong akala ko ay magiging ayos na ang kalagayan ng tatlo kong kaibigan at muli na silang makakabalik sa trabaho. Ngunit sa lungat sa inaasahan ko ang nangyari. Dahil imbis na gumaling, ay mas lalo pang lumala ang kalagayan nila. Mas tumindi ang pamamaga ng kanilang katawan at mas lalong nahirapang huminga. Nagkaroon din sila ng malalaking bukol sa buong katawan pati sa mukha. Sobrang init din daw ng pakiramdam ng kanilang balat na parang pinapaso. Hanggang sa isang kamag-anak nitong ang nagsuhestyon na ipatingin sila sa isang albularyo dahil ang duda raw nito pinakulam ang tatlo. Ganun na nga ang ginawa ng asawa nila. Naghanap sila ng albularyo na maaaring tumingin sa kalagayan ng mga kaibigan ko. Hindi naman natagalan at nakakita sila ng albularya na maaaring lapitan. Iyon ay kamag-anak ng isa sa mga kapitbahay namin. Taga-probinsya nila ang nasabing albularya. Kaya kinailangan pa iyong padalhan ng pamasahe paluwas sa lugar namin sa Maynila. Ngunit pagdating dito ng albularya ay wala rin iyong nagawa sa kalagayan nila tong Mar at Lilith. Ayon dito ay binarang ang tatlo ng isang malakas na uri ng mambabarang. Maari daw na malaki ang naging atraso nila sa taong gumawa noon sa kanila o nagpagawa ng pambabarang. Sinabihan sila ng albularya na humingi ng kapatawaran sa taong nagawa nila ng kasalanan o pakiusapan na tingilan na ang ginagawa sa kanila. Iyon na lang daw kasi ang tanging paraan upang gumaling sila. Subalit wala naman silang ideya kung sino ang nagawa nila ng atraso maliban doon sa mga babaeng naging katable nila sa beer house. Kahit hindi nakakasiguro ay sinadya ng kanilang mga asawa ang babaeng nakilala nila sa beer house na natatandaan nila sa pangalang Anita. Balak ko sanang samahan ang asawa ng mga kaibigan ko pero pinigilan naman ako ng aking asawa. Baka raw kasi madamay pa ako lalo at kasama rin akong nagpunta sa beer house noong gabi na nag-inuman kami. Sa kasamaang palad ay hindi nila nakausap si Anita. Ang sabi ng mga naroon ay ilang gabi na rin daw na hindi pumapasok sa nasabing beer house. Hiningi nila ang address noon at sinubukang puntahan sa tinitirhan nito pero wala na rin daw doon ang babae. Ayon pa sa mga kapitbahay ni Anita, umalis na raw ito sa lugar at walang makapagsabi kung saan iyon lumipat. Lalo kaming nagkaroon ng hinala na may kinalaman nga ang nasabing babae sa pagbarang sa tatlo kong kaibigan at nakakapanlumong hindi na iyon mahanap para sana makausap at mahingian ng tawad. Ginawa naman ng albularya ang lahat ng kanyang makakaya para mapagaling si Namar, Tong at Lilith. Ngunit sadya raw talagang malakas ang mambabarang
na gumawa noon sa kanila. Hanggang isang gabi, natataranta at natakot ang lahat ng mga kasama sa bahay noong tatlo. Nilabasan kasi ng marami at iba't ibang klase ng insekto ang katawan ng mga kaibigan ko. Naroong sumuka ng mga ipis, alupihan, malalaking uod at kung ano-ano pa, sina lilit, mar at tong. Bukod doon ay may lumalabas rin na insekto sa mga butas ng katawan nila. Ang malalaking bukol nila sa katawan ay nagsiputukan at may lumalabas din doon na napakaraming nana na nakakasulasok ang amoy at ang sugat na nilikha doon ay nilalabasan din ng mga insekto. Magkahalong pandidiri, pagkasindak at pagkaawa ang aking naramdaman para sa tatlo kong kaibigan. Sinong mag-aakala na sasapitin nila ang ganoon? Hindi ko natagalan ang mga nakikita ko at umuwi na lang ako sa bahay. At doon ay halos wala akong tigil na dumuwal. Ilang oras mula ng pagka-uwi ko sa bahay namin ay may nagbalita sa aming mag-asawa na binawian na daw ng buhay ang tatlo kong kaibigan. Kahit pa sabihing lalaki ako, pero hindi ko napigilang mapaiyak ng tahimik dahil sa sinapit ng tatlong matalikong kaibigan. Hindi rin ako makapaniwalang matatapos ang buhay nila sa ganoong dahilan. Ilang linggong binurol ang mga kaibigan ko bago sabay-sabay na inihatid sa huling hantungan. Habang naroon kami sa sementeryo at ginaganap ang huling pagsilay sa kanila, ay may napansin akong isang babae sa hindi kalayuan na parang nakatingin sa kinaroroonan namin. Medyo napatitig ako roon sa babae dahil parang pamilyar sa akin ang itsura noon. Para bang nakita ko na iyon minsan, ngunit hindi ko lang matandaan kung saan at kailan. Napansin din yata ako noon na nakatingin ako sa kanya, kaya umiwas iyon ang tingin at umalis na. Hindi ko na lang iyon pinansin at ibinalik na ang aking tingin doon sa labi ng mga kaibigan ko na isa-isa na rin ipinapasok sa loob ng nicho. Magkakatabi lang kasi ang magiging nicho nila. Noong papauwi na kami, habang nakasakay kami sa jeep na service namin na mga nakipaglibing, ay muli kong namataan ang babae na papalabas na ng sementeryong iyon. Muli akong napatingin sa mukha niya at doon ko naalala kung saan ko iyon unang nakita. Siya ang babae sa beer house na pinuntahan namin noon ni Namar, Tong at Lilith, si Anita, ang babaeng nakatable ni Mar. Dahil doon, lalong tumibay ang hinala kong may kinalaman nga ang babaeng iyon sa nangyari sa tatlo kong kaibigan. Gayunpaman ay hindi ko na binanggit pa kahit kanino, maging kay Tina na asawa ko na nakita ko si Anita. Nalulungkot man sa sinapit ng matatalikong kaibigan, hindi ko rin masisisi si Anita kung bakit niya nagawa ang ganoon sa kanila. Isang aral na rin sa akin na hindi ko makakalimutan. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil hindi niya niloob na madamay ako sa sinapit ng mga kaibigan ko. Ang karanasang ito ay nangyari maraming taon na ang nakalipas, ngunit nananatili pa rin sa aking alaala, lalo na ang aral na idinulot nito. Matutong rumispeto sa kapwa, anuman ang propesyon nito o kalagayan sa buhay. Hanggang dito na lang, Sir Carl, ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo upang maibahagi ang aking naging karanasan. Lubos na gumagalang, Bernie ng Quezon City. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.
Mama, papasok na ako ah. Malilate na ako, 30 minutes na lang. So office na ako magbe-breakfast. See you later. Sabay ako sa dinner mamaya ha. I love you. Nagmamadaling sambit ni Jacob sa kanyang ina. Uy Jacob, 2 minutes na lang, bilisan mo. Mag-in ka na. Mapapagalitan ka na naman ni boss eh. Hay, nawala ka talagang kadala-dala, oo. Ang pasigaw na wika ng kanyang kaibigang si Louie. Tol, mamaya na lang tayo mag-usap ha. Malilate na ako. Ang pagmamadaling sagot ni Jacob. Naging abala si Jacob ng araw din na iyon. Ngunit may mga ngiti sa kanyang labi hanggang matapos ang kanyang shift. Hindi niya din napansin ang oras hanggang sa tuluyan ng mag-out ang kanyang mga kaibigan. Bro, energetic ka masyado ngayon ha. 7 PM na, di ka pa mag-out. Friday na ito. Tara, bar hopping. Ang sabi ni Louie. Loko. Paas muna ako, tol. Sabi ko kay mama, sasabay ako mag-dinner. Pag-goodshot muna ako. At isa pa, pinaghahandaan ko yung muli naming pagkikita. Ang sabi ni Jacob. Sino yung babae sa panaginip mo? Yung pinagpapantasya mong si Emilia. Si Raulo. Ang dami-dami nagkakagusto sa'yo, tapos mas gusto mo pa yung babaeng nasa panaginip mo lang nakikita? Realidad bro, panaginip lang yun. Gumising ka sa panaginip mo, huy. Ang angal ni Louie. Bro, wag mo lang nilalang yun. Mahal na mahal ko yun. At alam ko, totoo siya. Naramdaman ko yun. Wag mo na lang pansinin. Oo, Louie, madami ang iba dyan. Ang tanong, totoo ba yung pagmamahal nila? Simula kasi nang niloko ko ng aking ex na si Jenna, napagod na akong umasa sa realidad. Sa realidad na sinasabi mo, Louie. Ang sagot ni Jacob. Hanip ka, Jacob, oh. Nagbibiro lang ako eh. May pahugot ka pang nalalaman dyan. 3 buwan ka na naming hindi nakakasama sa paglabas-labas sa tuwing gabi. Namimiss ka lang namin, baliw ka oh. O siya, sige. Maiwan ka na namin. Kung ayaw mong sumama, sige. Mag-ingat ka na lang. Good luck sa date nyo ni Emilia, baliw. Ang pabirong wika ni Louie. Nakauwi na si Jacob at nakasabay din ng hapunan sa kanyang mga magulang. Maaga din siyang nagpahinga. Noong mga oras na iyon, sa kanyang kama, habang siya'y nakahiga, sinisendan siya ng mga videos at larawan ni Louie kung ano yung nagaganap doon sa bar hopping nila. Ininggit nila ito. Nagbabaka sakali si Louie na magbago ang isip ni Jacob at sumunod sa kanila. Kahit palabiro si Louie, nag-aalala din siya sa kanyang kaibigang si Jacob. Napapansin niya kasing nagiging obsessed na ito sa babaeng napapanaginipan niya at tinuring na niyang kasintahan. Nais na niyang makilala ng lubusan ang babaeng yon, kahit sa panaginip lang. Isang gabi, muli silang pinagtagpo sa panaginip kung saan ay pinagsaluhan nila ang mga sandaling iyon. Masaya si Jacob. Totoong ligaya ang kanyang naramdaman. Ganon din ang tingin niya sa kanyang kasintahang si Emilia. Nang mga sandaling iyon, alam na ni Jacob na nasa panaginip lamang siya. At naisipan niyang sabihin kay Emilia na gusto na niyang magsama sila nito. Dahil alam naman niyang pagkagising niya, wala na naman ang kanyang pinakamamahal sa kanyang tabi. Mahal, isama mo ko kung nasan ka. Ayoko nang mawalay sa'yo habang buhay. Mahal na kita. Isama mo na ako. Ang wika ni Jacob sa kanyang panaginip. Noon ay tumitig lang nang nakangiti ang babae sa kanyang panaginip. Habang inaabot ang kamay nito sa kanya. Kasabay noon ang pagtunog ng alarma ng kanyang orasan. Leche naman oh. Bakit naka-alarm to? Day off ko ngayon eh.
Ay, galit na sambit ni Jacob. Pinilit muling matulog ni Jacob, ngunit hindi na siya dalawin ng antok. Jacob, tanghali na. Bumangon ka na dyan. Tulungan mo ako mag-ayos ng sasakyan. Ang wika ng ama ni Jacob. Opo pa, andyan na. Ay, ang sagot naman ito. Bago nila umpisahang gumawa ng sasakyan, nag-almusal muna ang mga ito. Abang nagbabasa ng dyaryo. Hindi na-updated yung dyaryo dahil mga display na lang ito sa ilalim ng lamesita nila Jacob. 6 months ago na yung pinakabago. Doon ay napansin ng kanyang ama ang balita patungkol sa babaeng nagpatiwakal. Pambihirang mga bata, ere. Ano bang nangyayari sa mundo? Parang ang pagpapatiwakal na lang ang sagot sa lahat. Ang wika ng kanyang ama. Bakit pa? Ano ba yan? Ang sabi ni Jacob. Ito, babasahin ko sa'yo. Isang anak ng mayamang businessman ang nagpakamatay dahil niloko ng boyfriend. Si Emilia Fernan ay anak nila Don Robert at... Papatingin? Patingin nga ako pa? Nang pasuyo ni Jacob. Noon ay gulat na gulat si Jacob sa kanyang nabasa. Nang iabot ng kanyang ama, ang dyaryong binabasa nito. Si Emilia na nasa kanyang panaginip at ang babaeng nagpakamatay na nasa dyaryo ay magkamukhang magkamukha. Kinilabutan si Jacob sa kanyang nabasa. Napuno ang binata ng mga tanong sa kanyang kaisipan. Naghahalo-halo ang takot at kaba na kanyang naharamdaman. Jacob, kilala mo ba yan? Bakit gulat na gulat ka? Sino ba yan? May kilala ka bang Emilia? Wika ng ama nito. Wala pa. Naawa lang ako. Halika na pa, simulan na natin tong pag-aayos ng sasakyan. Ang sagot ni Jacob. Hindi mawala sa isip ni Jacob ang balitang nalaman. Kinakain siya ng mga katanungan na bumabalot sa misteryosong babae na kanyang iniibig. Hangad lamang niya ng mga sandaling iyon ang pagsapit ng gabi upang makatulog na at muli silang pagtagpuin. Dumating ang pinakahihintay ni Jacob, ang muli silang pagtagpuin ng babae sa kanyang panaginip. Madilim ang kinilalagyan nila. Tila nasa kagubatan ang lugar na iyon at pawang mga bituin lamang ang kanilang tanglaw sa lalim ng gabi. Nandun pa din ang pag-ibig ni Jacob kay Emilia sa kabila ng mga tanong sa kanyang isipan. Ang kasabikang makita at makasama ang babae ay hindi nawala. Magkasama nilang pinagsaluhan ang malamig na gabi. Biglang pumasok sa isip ni Jacob na itanong sa kanyang mahal. Mahal kong Emilia, ang tagal na natin. Ngunit di ko pa din alam ang kumpleto mong pangalan. Bago ko sana palitan ng apelido ko yan, gusto ko sana munang malaman. Ang pabiro pa nito kay Emilia. Nais mo ba talagang malaman, aking mahal? Ang wika ni Emilia. Oo, sabihin mo sa akin, aking mahal. Ano ang iyong kumpletong pangalan? Nais kong malaman. Ang sagot naman ni Jacob. Fernan Jacob. Emilia Fernan. Ang malubanay na sagot ng babae. Ikaw? Ikaw yung nagpakamatay? Ang gulat na gulat at takot na takot na wika ni Jacob. Halika na. Sumama ka na sa akin. Hindi na tayo babalik dito. Magsasama na tayo habang buhay. Katulad ng gusto mo, Jacob. Aking mahal. Ang sagot ni Emilia. Hindi. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi. Hindi, hindi. Halika na. Halika na. Halika na, Jacob. Halika na. Hoy, Jacob. Kanina pa nag-a-alarm yung phone mo. Gumising ka na dyan, malilate ka na. Jacob, lalaking to.
Jacob! Jacob! Anak! Anak, kumising ka! Mama! Si Jacob! Hindi na humihinga!